まずは今宵ダンスもいいんじゃない、to admit this, but if we were to take on the executive council right now, they'd take us out before we could even scratch them. You know what they say, haste makes waste. As of today, we're the new members of the Jukin Club. Give me 3 months. You give me 3 months and I promise I'll be stronger than all you guys. Ligtas ka na ngayon, Aya. Maraming salamat, ha? Pero, huwag ka sana makontento dyan sa mababang antas ng martial arts mo. Ha? Mababang antas ng martial arts? Mababang antas ng martial arts mo? Ha? Ha? Yeah! Lagi! Ha ha! Masyado kong kampante! Heto pa! Tama na! Tama na! Parang awan nyo na! Panaginip lang pala ang sama. Okay na sana, sablay lang ang ending. Maganda umaga, Takayanagi. Ang aga mo, ah. Ba't siya nandito? Nasa panaginip ko siya. May naman nagpakita siya sa kwarto ko. Kasalukuyang ginaganap ang Golden Week sa Duke and Book Club. Sumasailalim kami sa matinding pagsasanay sa loob ng bahay ng mga Natsume. Hindi! Mali! 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 I-relax mo kasi mga balikat mo. Gamitin mo mga tuhod mo. Ulitin mo! Sige, Maya. Mamaya na lang ulit. Pahinga muna. Tutol, naiintindihan ko naman ang paliwanag mo eh. Basta ang point of impact ay yung gitna ng kawali. Kapag dun ko tinamaan, hindi yan gagalaw, hindi ba? Naiintindihan ko. Kung naiintindihan mo, hindi mo na kailangan gamitin yung utak mo. Habang hindi mo nagagawa yung tinuturo ko, hindi ka pwedeng kumain. Baliwala pa rin? Tatlong araw na ako ganito ha. Pambihira ka. Reverse attack lang, hindi mo pa kaya. Alam mo ba na ang reverse attack ay tinatawag namang long distance strike sa China? Hindi talaga madaling ipaliwanag ang concept ng force at strike point, kaya sa umpisa, mahirap talagang gawin. Pero kapag eksperto ka na kahit madami ang target mo, makakaya mong i-focus ang isa at ito lang ang tatamaan. Maraming sukat ang kapangyarihan mo. Kapag nakontrol mo yon, makakagamit ka na ng espiritu. Magagamit mo rin ang limang elemento. Ang positibong lakas ay nagbubunga ng yang. Ang negatibo naman ay nagbubunga ng yin. Nagkakaroon ng forma ang hangin at sinasaniba ng espiritu. Wala kang pinagkaiba kita, Kayanagi. Naiiba ka lang dahil wala ka pang alam. Mag-concentrate ka para makontrol mo ang lakas mo. Mag-concentrate? Master, ano pa ba kailangan kong gawin? Tubak mo na ako ng 20 kilometro. Sa loob ng 1 hours at 10 minuto, kahit marathon runner, mapapahiya dun. Pinanganak ka na may likas na malakas na katawan.
Matangkad ka, malaki ang muscle, at malakas kang tumalon. Lahat ng yan ay katangian ng isang African-American. Kailangan mong tumakbo ng tumakbo para mapuno ng oxygen ang mga muscle mo. Sa ganung paraan, lalakas ka ng lalakas. Oh. Ang kagandahan pa niyan, may panahon ka pa para ma-develop ang katawan at isipan ninyo. May oras pa kayo para bumalik sa basic training para lalong tumibay ang katawan ninyo. Ngayon ko lang nakita na ganyang kasaya si ate dahil may bago siyang tinuturuan. Hmm. Ang aga nga nila nag-umpisa ng training eh. Magiging masaya ang summer na to. Oo. Ano? Natalo nila si Ryusaki? Oo. Ni Maya Natsume. Hmm. Hindi lang yun. Yung dalawang freshman na pina-expel ng presidente, tinanggap niya sa Duke and Book Club niya. Kinontra niya ang desisyon ng enforcement team. Ang assignment na talunin ng dalawang ito, kung tutusin, dapat napunta sa akin. Mabuti na rin na sumali ang dalawang ito sa Duke and Book Club. Pagkakataon na rin ito para wasakin ang Duke and Book Club na yun. Ikaw ang bahala sa kanila para sa ikabubuti na rin niya ng professional wrestling club. Tama lang yan. Para malaman ko na rin kung maaasahan kayo o hindi. Tandaan mo, hindi pwede dito ang mga pumapalpak, ha? Alam ko na yan. Ipaglalaban ko ang patakaran na eskwelahan. Hoy! Kain na! Kain na! Kain na! Nagugutom na ako. Hindi ka pa rin pwedeng kumain, Suichiro. Ano? Bawal pa rin kumain? Pati hapunan, bawal. Ay. Mismo. Ang sarap talaga ng training. Oo nga. May problema ba? Meron ka bang iniisip? Yung enforcement team kasi. Sa palagay ko, hindi nila tayo titigilan. Pero teka, hindi ba pinuruhan na silang dalawa ng isang berdugo? Ano ba kayo? Na. Parang sumusuko ko na agad kayo sa training. Eh. Ha? Tinalo mo na pala siya? Paano kung gumanti yung enforcement team? Kaya nga eh. Aba, napadalaw ka. Anong kailangan mo, Masataka? Mrs. Suzu, nandyan bang kapatid ko? Anong kailangan mo? Sinabi ko na sa'yo. Gusto ko makausap ang kapatid ko. Ang kapatid mo? Hindi. Hindi makikipagkita sa'yo ang presidente. Siguro naman ay alam mo na kung bakit hindi pwede. Hmm. Siya nga pala. May iniwan ang mga mensahe ang presidente para sa'yo. Ha? Bumalik ka na lang daw kapag matanda ka na. Pumunta pa man din siya dito. Hindi naman siguro masama makipag-usap sa kanya. Di ba, Itsumi? Pinangangaralan mo ba ako, Bunshi? Nagbibigay lang ako ng payo sa presidente. Hindi ba trabaho lang naman yun na advisor? Dapat sa Duke and Book Club ka magalit. Hindi doon sa mabait mong kapatid. Alam mo mali yan. Kung tutuusin, sa isang tao ka lang naman galit eh. Kay Shin Natsumi. Bunshi, wag na wag mong mababangkit sa akin ang pangalan na yan, maliwanag. Grabe, ang ganda talaga dito. Ang laki ng bahay na to. Tapos may hot spring pa sa labas. Ang yaman-yaman pala ng pamilya mo, Miss Natsume. Sobra ka naman, hindi naman, no? Niristay na ng huling henerasyon. Itong bahay at lupa na lang ang natitira sa ari-arian namin eh. Pero okay pa rin, hindi ba? Mabuti tapatalaw ka rito. Hindi kasi marunong magluto yung ate ko eh. Kaya minsan napapagod ako. Alam mo, Jackie, ang ganda-ganda mo talaga. Nainggit ako sa'yo. Salamat ha. Pero hindi yata ka panipaniwala yan kapag sa'yo nang galing. Ha? Ano ka ba? Ang ganda-ganda mo kaya, Aya? Ano? Hindi naman ako maganda, no? Maganda ba ako? Eh, hindi nga ako tinitignan man lang nung si Suichiro. Ganun lang yun. Kasi hindi pa niya nakikita ang totoong kagandahan mo. Puro away lang ang nasa utak nun. Basta pagdating sa babae, parang totoy lang yun na walang kaalam-alam. Kapag ganun ang lalaki, dapat ikaw ang gumawa ng first move. Example, ganito. Wait, stop! Wag dyan! Wag! Sinabi lang wag dyan eh!
Pasensya ka na, napasobra yata. Ha? Uy, teka, Jackie! Jackie, umahon ka na dyan! Yeah! Huh? Ba't ganun? Ano nangyari? Yung sarap pa sinuntok mo, pero yung sa likod ng gumalaw. Paano mo ginawa yun? Yun nga, hindi ko maintindihan eh. Gutom na kasi ako eh. Nasa loob na yata ng tiyan ko ang lahat ng lakas ko eh. Siguro yun ang dahilan kung bakit. Ha? Hindi ba yun yung... Shhh! Huwag ka masyadong maingay, manood ka na lang. Master! Kaya ako siya ginutom para maipon ang lakas nito sa tiyan niya. Kita mo, may bago tuloy siyang natutunan. Hiya! Kita mo, wala siyang kaalam-alam na lumalakas na siya. Unti-unti niyang madidiscover ang kapangyarihan niya. Hindi pa niya alam pero nalampasan na niya ang antas ng reverse attack. Ang galing niya. May potential pala talaga ang batang yan. Sa loob ng 3 buwan, magiging mas malakas na siya kesa sa ating lahat. Kailangan ko daw ang gumawa ng first move kay Suichiro. Suichiro... Saan lugar ka pa pumunta, Suichiro? Si ate nawawala din. Huh? Hindi ba kimono ito ni ate? Matagal na kasi akong hindi naliligo dito eh. Gusto mo, maligo ka rin? Ano ka ba? Baka may makakita pa sa'yo. Umahan ka na nga! Kagabi ko pa kasi kasama ang batang yun. Grabe, pinagod niya ako. Kasama mo si Suichiro? Kanina ko pa nga siya hinahanap eh. Nasaan ba siya ngayon? Andon siya oh, natutulog. Huh? Huh? Walang suot? Tapos si ate, pareho sila! Teka, teka, ano ba yung iniisip mo? Ano ka ba? Gamitin mo ang mga mata mo. Hindi na, kahit common sense na lang ang gamitin mo, Aya. Magtiwala ka sa kanya. Masipag at matapat yan. Ha? Ang batang yan. Kung hindi mo lang balak pakasalan ng batang yan, malamang napag-interesan ko rin siya. Nagbibiro lang ako. Huwag ka mag-alala. Ate. Pabira. Patapos ang Golden Week ng Juken mo. Imbes na pumunta ako doon, nandito ako nakakainis o. Hindi ko kayo pagbibigyan. Magtayo! Sabi niya, piro lang daw. Pero ngayon lang nagpiro sa akin si ate ng ganun. Kung di mo lang balak pakasalan ng batang yan, malamang na pag-interesan ko na rin siya. Huwag kasama daw sila mula kagabi. Ano kayang ginawa nila dito sa labas? Ano ba yan? Hindi na ako kita tatakutan ng mga to. Kahit naman may mga type kayo sa mga ulo nyo, alam ko naman mga taga-section B kayo. Kala niyo ba matatalo niyo ako kapag umatake kayo ng patago? Nagbibiro ba kayo? Ang mabuti pa, tuturuan ko na lang kayong dalawa ng leksyon. Ikaw ang tuturuan ko. Ikaw, Yusaki. Hindi ako aatake ng patago. Pero wala ka rin magagawa. Sagra! Sa eskwelahang ito, ang mga bata karanin nasa katauhan ng mga berdugo. Kapag pumapalpak ang mga berdugo, hindi napapatupad ang patakaran. Ang ginawa mo kapalpakan ay malaking kasalanan sa enforcement team.
Siya! Saga na! Lagot ka sa akin ngayon. Katapusan mo na! Walang makakaalala sa'yo. Sagara! Masyado ka umaasa dyan sa mga pampatang teknik mo. Yan ang dahilan kaya madali ka natalo nung labanan mo ang babaeng si Maya Natsumi. Tanda mo, hindi na si Sagara makakaharap mo ngayon. Ha? Nag-iiba ko ng anyo kapag suot ko ng maskarang ito. Ako ang pinakamabagsik na bertugo sa eskwelang ito. Ako si Saga Mask. Suotin mo rin yan sa lamay mo! Lusaki, meron ako isang bagay na ituturo sa'yo. Simple lang naman ang teknik para maging pinakamalakas. Hindi na kailangan pag gumamit ang pwersa ng hangin tulad yun ni Natsumi. Kahit ang pinakamalakas sa martial artist ay walang magagawa para palakasin ang kanyang mga kasukasuan. May 206 puto sa katawan ng tao. Lahat ng yun ay may kahinaan. Basta ako nang bahala sa dalawang mayayabang na freshman na yon. Kung ako sa'yo, magpapahinga na lang ako dun sa loob ng ospital. Grabe, ang galing niya talaga! Mr. Sagar, este, Saga Mask! Ang bilis yung tinalo si Ryusaki! Teka muna kayong dalawa. Baka naman meron kayong nalilimutan. Ha? Ah, opo! Sige, gawin natin. Isa! Dalawa! Tatlo! Masyado malabot ang mga boses yung lakasan nyo! Bakit ganito? Natutulog siya? At saka bakit ganun? Mukhang nakatulog din ako. Saka isa pa, bakit nakakandung ang ulo ko sa hita niya? Kailangan maramdaman mo ang daloy ng hangin para lalo makontrol mo to. Kapag nagawa mo na yun, makakaya mo na rin gawin to. Ano kaya mapapala ako kung gagawin kong bata ang katawan ko? Nagbibiro ka ba? Ito ang totoong anyo ko, no? Ah, ganun pala. Para makontrol ko ang puwersa ng hangin sa katawan ko, ginagawa kong bata ang katawan ko. Ha? Bakit? Importante ba yun? Kasali yun sa pagsasanay ko. Nagsasanay ako dahil meron akong kailangan talunin. Si Mitsumi. Tama na nga itong pagkikwentuhan natin. Magsasanay pa tayo hanggang umaga eh. Sabi mo eh. Nasaan si Suichiro? Ha? Sorry. Nagising ba kita? Ano yun? Isang ilusyon? Ano yung nakita ko? Parang hindi siya yung Suichiro kahapon. Nag-iba siya. Iba na siya. May sinabi nga pala siya sa akin. Yung maliit na babae. Ang totoong anyo pala niya ay yung babaeng matanda. Oo, totoo yun. Mas malakas pa sa halimaw o maliit na babaeng yun. Hindi katulad ko, matalino siya. Marami siyang alam. Pero alam mo, magkatulad kami. Pareho kami ng nararamdaman. Matyaga, mapursige. Wala kaming pakialam basta makuha namin ang gusto namin. Ang galing talaga. Suichiro, bakit? O sige, tama na ang pahinga. Magsasanay na ako ulit.
Ngayon lang ako nainis sa pagsasanay na to. Pati na sa kapangyarihan ko na hindi ko makontrol. Ayoko na nito. Ayoko nang makakita. Pero hindi ko mapigilan yon. Ang ate ko, napagusto na sa kanya si Suichiro. Nahulog na ang puso ni Suichiro sa kanya. Napakawalang silbi naman ang kapangyarihan ko. Kung pwede, mawala na lang sana to. The Executive Council is really on the move now. Then without a doubt, he will surely be coming soon. Next episode of Tenjo Tenge, Punishment. Boy, careful as you go.